May reason bakit malalakas yung mga team, lalo yung mga dominating teams, kapag nasa blue side sila kasi hawak nila yung dictating factor. And now, baliktad. Interesting kasi, Brenny Esports ang first pick. And again, babalik sa draft ng game number 1, similar to what RSG did. Yuzong ban, probably Akai next. And then baka mag-ban sila ng Glue or Valentina. Kasi target parang, na lang Sanford Zero. Ano na lang to eh, yung third ban ng Brenny Esports, ano, may mga patapon kasi na ban na minsan nag-make sense. Para mas ma-open. Yes, para mag-open ka na lang. So parang Glue yung pwede may ban dito. Kasi parang wala ka ng ano eh, wala ka ng pake if ever man hindi mag-ban ng Joy. Echo, kasi pwede mo kunin yung Joy. Oo, kasi parang ibigay na nila no. Para since first pick naman sila, may option sila kung paano maging round. So kung ikaw ang Echo ngayon at then na ito yung first two bans ng Bren, para mapapaisip ka, am I to ban Fredrin? Pero makikita, oh tama, ang sinabi Midnight. Ni Midnight, gana-gana. Ako Fredrin ban. Joy. Wait, it's gonna be Diggy. Wow. Joy, okay. Pinors nila yung Joy, Fredrin. Exchange. I feel like... Yung trade, no? I feel like beneficial kung kukunin mo yung Fredrin. Kasi even... Nagagamit ka ng XP. Yeah. Flexible. Yep. And the problem is, kapag nag-lock in ka kasi ng Joy dito, baka ma-Valentina lapu-lapu ka kagad. Para sa side ng Echo, no? Hmm. So, Fredrin ulit. Okay. So, Fredrin nga yung naging choice. Safest din talaga pag once na na-open. Joy, Claude. Lapu-lapu. Hiling ko Claude. Valentina. Wow. Valentina. Wow. So, nanakawin din ni Carl. Pwedeng Valentina jungle tour. At ang kanagandahan dito, na-open. Yun nga eh. Pwede siyang jungler. Pwede pang i-transition ng mid. Oo. Pwedeng mid, pwedeng jungler. Tama nga naman. Kasi walang kakaya eh. So, feeling ko jungle. Sakit sa ulo. Carl yan. Claude carry is open. Claude ulit. Kung ikaw si Super Marco, feeling ko Claude ulit eh. Oo, kasi yun din yung pangpinglas mo eh. Pwede ko makipag-micro one din actually kay Joy. Yep. Ikaw yung, isa sa dalawang marksman na hindi kayang pasukin ni Joy sa backline. Yung isa kasi si Moskov eh. Si Moskov kasi palagan. Oo, kaya niya palagan eh. Dadashan ka din nun eh. So kaya na, Brenny Esports is taking their time to secure their next two picks. But it is gonna be Wow! And... Oh my God. Kaja! Oh my glove. Wait, okay. Nag-evolve na ba ang itlog ni Ogwen? Ibon ni Ogwen na ba to? Oo nga, no? Nabiyak na ang itlog. Nag-mature. Ay, kaso tinapatan ng Yahweh of the Dragon, boss! Sinabi natin kanina, undeniably one of the best show users in history of MLBB. Pero feeling ko evolution ni Ogwen to. Parang Pokemon si Ogwen eh. Kung isipin mo, binan yung Diggy. Sabi ng Echo, respetuhin natin yung itlog. Pero hindi nila alam, nag-evolve, naging ibon. Oo, shell na lang pala yung binan nila, no? May itlog pa din. Nag-evolve lang. So, nandun pa rin yung aura. So, kung iisipin mong mabuti. Ano yun? Pwedeng psychohin ni Ogwen si Yahweh. Kasi yung Kaja, kahit paano, hintay-hintayin niya lang yung Joey. Eh. Yeah. Tapos biglaan niyang i-divine judgment. Oo, parang yes, oo. Pwedeng ikaw yung target lock eh. Oo. Pwedeng ikaw yung target lock. So, nandun pa rin yung worry for Echo na si Yahweh yung bibigyan dito. Actually, ang worry mo dito for both sides, no? Yung jungle pick. Actually, for Brenny Esports, nakikita nila yung potential na baka i-jungle tong Valentina. For Echo, as of this moment, hindi ka pa sure. Kasi pwede naman, pwedeng i-jungle yung Fredrin, pwedeng i-jungle tong Arlott. Malay ba natin, nagja-jungle Arlott si Kyle Tizzy. Bilang malalim din talaga ang hero pool niya at gumagamit din siya usually ng mga ganong maladash-madash na heroes. Tsaka may espada. Anything na may espada. Gumagana para kay Kyle Tizzy. Kasi nga, tagapagmana siya ng tusok. Basta may slash. Slash and dash. Tama. Uy, iba ba nila yung Eve or kaya Farsa na lang daw? Ayaw nila kay Eva. Paisa muna sila. Respect. Talagang, ang tingin ng Brenny Esports, jungler tong Valentina, no? Mukhang gano'n na nga. So, it boils down to, actually, ganda nung ginagawa ng Brenny, hindi siya nagbaban ng marksman. Kasi alam nila may iipit sila eh. It will come to a point na ang labanan dito is yung Brody Beatrix. Kasi baka hindi pansinin yung carry Claude. Pero if ever man, baka pwede rin Claude yung kunin ng Echo, and then mag-Brody, I would say, yung Brenny Esports. Kaso, may Arlott kasi boss eh. Parang kailangan mo ata. Flexi marksman pag ano. Pag may Arlott, kaya ka hulihin eh. Oo. Yung nakita natin yun, no, si Edward. Wala siyang pake kahit Claude ke. Oo. Dediretso lang din at dediretso. So, final ban para sa side ng Bren. So, nakakita na tayo ng mga artillery burst na ibang na ban dito ng ating mga teams. So, kanina, yung hinover nila is either Eve or Farsa. They could still go for that, pero wow. Lancelot. I like the respect, bro.
I like the respect, sabi ni Coach Bren. Pwede pa mag-Lancelot yan. Wait, sorry. Pwede, yung Kaja nga pwede rin jungle. Jungle niya, no? Gula-gulanit na nga yung mapa diba? Nung ano natin, ang draft natin. Yung ano, no? Yung mga coaches nagkakabaliwan eh. Ano bang mga role niyan? Tatlong flexi role eh, no? Oh. Ay, pare. Ay, tingnan mo, yung side ng Echo, apat na jungler din yan eh. Lahat na nalaro na nila eh. Actually, yes. Pwede pa nga din siyang gamitin for... Oo, hindi pa rin marireveal kasi meron silang bala eh. So, it's gonna be Kari. And... the hero for hindi pwede pa nga na ano eh. Bea to, boss. Bea to, feeling ko. Sa Echo, no? Bea or bro dito. Kasi, kumbaga, ang dami Julian. Nilang pick-up eh. Ganda ng Eve dito. Julian Eve. Eto na. Julian Gushon. Eve. Gushon mo, Pew. Dali. Gushon Eve. Patay lalayo. Gushon mo. Huwag ka nang, ano, huwag ka nang lumayo. Take me back, Pew. Season 2, Kimi. Isa lang. Pwede. Pwede. Pero mukhang ano na yan, feeling ko iba. Lilia, actually, okay din. Oo, no? What? Julian! Pinsan ni Gushon. Pinsan ni Gushon. Binago! Binago ng Bren Esports. Ang dalohin ng draft na to. Ano kaya ang XP lane ng ano dito? Bene? Bay, ayan, boss. Na-sense ko na eh. Wala pa pala Marksman, sorry. So, ang mangyayari kasi dyan, pagkakagat. Kumbaga, pagka dito na welcome, easy snipe. Tama. Oo. Pagka wave the dragon, easy snipe. Easy snipe. Labanan na ito ng mga geometric shapes. Parang hindi ko kinakaya yung drop, ang intense. Oo, ngay. Hindi ko masabi. Up until the very end, hindi talaga predictable yung naging takbo na ating draft. Again, this is game number 3 ng ating top 2 teams. So, after this game, malalaman natin kung sino nga ba ang mauuna as we head on to the last and final game for the series. Final thoughts, honest thoughts, Midnight. Medyo worried ako dun sa Julian, honestly. Kasi it's a hero that wants to be close and up close and personal. And you are up against Barats and Valentina. Oh yeah. So medyo worried talaga ako dun sa Julian ng Bren Esports. Pero kapag nakakuha sila ng snowball, yung damage output of you, hindi pwedeng i-ignore ng Echo. Kita natin ngayon ang ugong ng ating mga kasamang nanonood. And this time around, kuha ulit. Even before season 10, actually, Super Marco ay nakilala sa kanyang Kari. Noong mga moment na hindi ginagamit si Super Kari, pero si Kari, siya yung gumagamit. Gusto ko yung ano ginawa ng Bren dito, Chantel tsaka Midnight. Parang nag-drop sila ng paano playstyle ng Echo. Kasi kung isipin mo, pick-up type ang Echo eh. Si Ogwen, every time na may Diego siya, every time meron siyang Latigo, game sila ni Pew. Burst kung burst. Ganun so, yung combo nila, no? Yun lang eh. Nag-evolve na talaga yung itlog. Ayan o, may wings na. Lalabas pa rin talaga si Diego. Ito ha, si Ogwen. Sabi ng Bren dito, laruin natin kung paano maglaro ang Echo. Labanan natin sa pick-up game. At kailangan maging worried ng Echo dito kasi magaling din ang Bren pagdating sa ano eh, sa mga ganun eh. Instant kill. Actually, I believe na laro na nga ng Echo tong lineup na to eh. Itong exact lineup na to. True. So, talagang kabisado na rin nila. Pero makikita natin ngayon for Bren and actually even for Echo, basically the same yung naging rotation ng kanilang mga junglers. So, abangan din natin yung match-up dito ni Flop TZ and ni Sanford actually. So, ang daming pwedeng maganap sa mapa natin. True. Ngayong first 5 minutes. So, yeah. Very crucial yon on dictating kung sino nga ba talaga ang lalamang sa ating laban. And Sanji, kailangan niyang mauna against you. Oh, tingnan mo. Ayaw, nilabas yung elepante. Nakita mo yon? May elepante pala doon. Sabay, pula doon. Nice stone para dito kay side Kyle TZ. Pero buhay pa rin Sanji. Sumigaw na lang Piso. Si Kyle ng nice G. Out. Nandito pa rin si Carl. Nilabas ngayon yung enhanced chains. Nandito si Sanford. Meow in, meow out. Sabay normal lang kay Ogwen. Binabanatan ni Kyle TZ yung dinosaur dito. Yung dinosaur, tinutusok. What? Nakalabas si Pew, nabuhay lahat, walang nangyari. Oo, and dahil dyan, pupwesto na muna ulit, reset. Papunta dito sa ating turtle objective, pero yung side ng Echo ay mag-a-advance habang gusto na target si Sanford! Naku na, iwan this time! Si Sanford, Flop TZ, taking that pick off! Final slash siya, si Sanji. Oo, si Sanji, yun yung in-IMU niya. Alright, ngayon, tignan natin sino makakuha ng turtle. Palado ngayon si Carl TZ, pero Carl TZ will take that retribution. Dito pa rin si na Flop though, si Sanji, mapapa-out, flicker out. Sabay kumagat si Carl, pero sabi ni Flop TZ, hindi mo ko kayang kagatin. Yakap, pwede, pero kagat, hindi. Ooh. Sabi ni Sanji, sige, humarap ka, kami naman ang kukuha. Sabay lumamang na pala ang Echo sa laban na to. Flop TZ susubok ngayon ng isang slash
Yowie is down. Nandito pa rin si Sanford. Flap is down as well. Taunt para kay Carl. Maraming nangyari sa laban at lumamang ton ang mga Orcas. A bit extended for the team fights after the turtle objective para sa ating dalawang teams. Pero Echo ang lalamang in terms of the gold. At kitang-kita natin dito advantage if you have that crowd control pagdating sa team fight. Yeah. And lamang din si Echo pagdating sa poke damage on the early stages of the game. Especially that they have the Joy and Valentina. Dalawang heroes na talagang mahirap labanan sa early game. No? Kasi napakataas ang kanilang mobility, yung sustain, and of course yung damage output na nilalabas sila over time. And nandun din yung kick na nanggaling kay Yowie kanina. Target lock Yowie. Nasipa niya si Kyle TZ kaya hindi naman nakaretry yung Fredrin for Bren Esports. Actually, yeah. Sabay nga yung sipa at final slash eh. Talagang ayaw pa retryin eh. Oo, no? Pang-pares pang-cancel. Mm-hmm. And speaking of pwedeng pang-cancel, pwede rin cancelin natin mga dalawang teams. Oh. Yung pwedeng play at ginamit na rin yung pwede sanang pang-gank for Echo doon sa may bottom lane. So a bit slow na yung facing ng mga teams natin na doon na yung respeto at disiplina nila na hindi pwedeng anytime ay biglang papasok at namang gugulat kasi aware sila na yung millisecond na ma-dedeads ka, ang laking factor in terms of laning, lalong-lalo na ngayon na may outer turret energy shields pa. Yeah. For Brenny Esports, di ka pwede talaga mahuli ng Echo kasi mabilis mag-ramp up yung momentum na hawak nila. Ang problema din kasi ng Brenny Esports, kapag nag-snowball yung Echo, number one, talagang all-in sila sa pagpatay kay Barats. Tapos kailangan pa nilang isipin yung angulo na makaharap ni Yowie for the kick and also yung sniper ni Benicuti Ena. Hindi pa naman ganun kakate, pero enough to para mag-supply ng burst damage para makahanap sila ng mga pick-offs. Tsaka speaking of pokes, kasi pag lagi mo nga nadadamage yan yung isa para ma-force din na umuwi from time to time. Speaking of time to time din na merong possible kill sa top lane. Hindi naging effective yung zone ni Zanford. Nandoon naman yung kagat pero nilabas ni Pew ang kanyang enhanced chains. Nag-retry. Para ma-cancel out si Carl. Oh, Benny. Meanwhile, in the bottom side, makakuha ng isa. Ang side ng Bren, every time na merong Latigo, merong Jego, si Ogwen. Counter go, sabi ni Ogwen. Oo, and pwede din pang counter ngayon. For Echo, nag-aantay sila parehas ng kanilang retribution spells dito sa third objective. Meanwhile, sabi ni Kyle, kami na muna ang kukuha. Flap TZ, mapapa-out na lang ngayon. Pero binabanatan rin siya na makulit na si Sanford. Kaya bang matuhan si Sanford dito? Ultimate para kay Sanford para maka-out din. Ang cute pala ng dalawang jungler no, pag walang retry parehas. Oo. Mag-aabangan lang. Mag-aabangan ng first kill. Para pwede pang makasecure dyan yung mga kakampi nila. So, kapit lang muna sa mga cellphone. Kinabahan silang dalawa. Oh, sino kaya makakakuha nito? Kailangan nata tama yung timings. Pero makikita natin ang 4-3 score natin. Hundreds lang kalamangan ng Echo. At na makikita natin later on na yung talagang aabangan na team fighters kung paano yung set up, paano yung space para sa ating mga gold laners. And again, kung sino man mananalo dito, top na sila sa ating standings. A lot is at stake. Conceal play from Yowie though. Nako, nakansin! Ganda ng harang! Ganda ng hot hawk! Para sa side ng Bren Esports, bumabanat na ngayon si Super Marco. Binabanatan ng Dinosaur. Nandito na naman si Sanford, pero tunted! Tunted ka, boy! Sabi ngayon ni Kyle TZ, Super Marco slaying! Oh my goodness! 6-3 lamang ang Bren Esports. Bren Esports! Pwede na sila ngayon na dumiretso at makaka-advance din na possibly yung kanilang gold lane is my bottom lane pero hindi pa tapos. Benicuti! Few with a combo! Combo routine todo para kay Few! Makabawi ba ngayon si Yowie? Mababawian niya ngayon si Benicuti pero free hit si Super Marco ng babato lang ng mga fidget spinner sa bandang Getty. 7-4 si Few ang nagiging difference maker ng laban na to. Yung mga enhanced chains combo niya, ang daming nakakancel na mga potential bursts sa side ng Echo. Si Few, ladies and gentlemen, na nagiging susi dito. Ang ginagawa ni Few dito, ang playstyle, hindi siya burst damage. Eh. Kumbaga, ano siya, position, positioning hero siya. Actually, hindi nga positioning hero. Parang position punisher. Mm-hmm. Kasi kapag nakita ka niya nakatayo, talagang aangat at aangat ka. And willing siyang ibigay yung buhay niya kasi alam niya, mobile naman yung hero niya. Final slash, laki. The final slash dito. Si Carl TZ, wala na siya nagawa sabay. Hinila pa si Yowie. Sabi ni Flap TZ, na-miss mo ba ako? Pwes, na-miss kita. 16 seconds down si Carl. Mukhang libreng turtle to para sa Bren. At TZ Brothers, nagpapakita ng agilis ngayon sa ating mga teams. Pero the TZ that will get the turtle is gonna be Kyle TZ habang this yung Bren. Big. Oy, wait lang. May final slash po ngayon doon. Okay, Bennett's Rage coming in. Pero nag-miss lahat. Si Sanford na lang ang naiwan dito. Vengeance para kay Sanford. Pero kakayanin niya ba ang limang pwersa ng Bren Esports. Sa final doon si Vue. Lamunin mo tong elepante. Vue with the kill 12-4
dominating performance para sa Brent sa 7 minutes ng laro natin. Hindi naman pala kailangan mag-worry. Sabi nga, don't forget about few. And again, napakita natin kanina, kapag nakuha ng Brent Esports yung momentum, yung damage output din ni Julian magiging factor up against Echo. Even yung Barats, nararamdaman niya hindi enough yung sustainability niya on the front line. Hindi siya ganun ka-tanky. Lalo pat puro physical defense yung hawak niya rito. Ngayon pa lang siya bubuo ng magic defense up against few. Pero at this point, hindi na nagmamatter yun eh. Kasi ang damage output na rito, yung carry eh. Oh, ramdam na natin talaga yung true damage na ibinibitaw dito ni Supermarco now at 4-0-1 for Brent. Oh my God, hindi mo pwede gawin sa amin yan na Jeko si Yawi. And yes, totoo na. True damage na si Supermarco. Ngayon na lamang ang Brent Esports ng 3K. Ano bang kailangan ng gawin ng Echo para makahabol? Wait. Okay, hindi aabot yung dila ni Carl Tizzy doon at ginamit ng retribution. Oh my God, Silicious! Binabata ngayon si Carl Tizzy na taunted. Nagpakuryente muna si Ogwen. Grabe, ayaw pa uwin yung dinosaur. Ayaw pigilan. Mala Android, hindi ko siya titigilan when she comes. Ayaw pa uwin yung dinosaur. Ayaw pagyakapin. And this time, Brent Esports, ginagangster na nila ngayon ang Echo. Yeah. Honestly, if you're Echo, kailangan mo makaharap ng pick-off dito kay Ogwen kasi kanina pa niya kinokontrol yung mga bush na pwede pasukin ni Yawi. Pero even then, ang hirap din kasi nun eh. Kasi ang number one problem doon sa solution na yun is si Yawi din yung gagawa ng pick-off. And ang problema, kapag nagpakita siya sa Kaja, hinihila siya kagad ni Ogwen. Tapos yung mga moments na yun, hindi din naman pwedeng, suppressed kasi yung divine judgment. Pero Yawi, wait lang, makakaroon yata na set of play para sa side lang! Yawi, Echo! Sino baba natin niya dito? Si Kyle Tizzy, tumama dito ang Bennett Stretch. Pero kung tama ba ang dami shot put ng side ng Echo? Si Pio ngayon umarap, pumabanat lang sabay. Sino baba natin? Si Benny Cutie, mapapa-out na lang. Ngayon, may iwan si Kyle Tizzy. Wala muna mangyayari. Magmimiss din lahat ng mga chains ni Pio. Respeto coming out from both of these teams. Beautiful ML para sa mga teams natin. Pero dahil doon na ibang mga players ng Echo ay mapipilitan na umuwi. Habang yung Brent naman ay dediretso dito at ipupull na yung Lord para sila ang unang makakaposisyon. So merong retribution si Carl Tizzy at for sure aabot din ang retribution dito ni Kyle Tizzy Sanford and the other players of both of our teams are already positioned. Oh, Gwyn. Si Ogwen, nakahanap na naman ang pwedeng hilahin. Nakahanap na pwedeng ilatigo. Nakaharang siya lagi sa mga dinadaanan ni Yawi. Pasok si Kyle. Susubok mag-taunt si Kyle. Ang matataunt dito ay si Carl Tizzy. Nandun si Sanford. Nag-zone na naman. Pero pulado siya agad. Talagang masakit ang true damage. Sino makakuha dito? Walang iba kundi si Supermarco. Makakuha ng Lord. Si Carl Tizzy kumagat. Sino kaagad din dito? Pero yung mga kasama niya ay ma-out na lang. Nakakain siya. Pero siya ni Lamon. This time, Brent Esports taking three heroes. Sabi ni Kyle, halika dito. Yawi, halika dito. Nagre-recall pa! Kyle Tizzy, ladies and gentlemen, owning this game right here, right now. Dahil dyan, ang Lord of Brent ay magmamarcha dito sa may bottom lane. Maaabot naman at makakadepensa ang Echo, pero depende pa rin yan kung paano magsiset up play ang Brent. Ginamit ang ultimate ni Benny Cutie. Oh my G! Kinancel din! Oh, ay nagkakancelan muna. Kinancel din yung sipa. Grabe naman yon, Kuya Flop. Ito na yung Lord sa may bottom lane. Yawi with a conceal play. Alam nila kung nasa mga players, pero Ogwen with a dash. Alam din niya kung saan manggagaling si Yawi. Hindi na pumapayag ang Brent Esports na mapita sila ni Yawi. Four deaths on Yawi. Totaling na outplay ni na Ogwen at ni Kyle Tizzy. Maging si Flop, inaabangin nila lagi yung show na papasok. Sabi natin kanina, parang na-miss nung Tizzy Brothers. Yung isa't isa at kakaibang laro at performance yung pinapakita ng dalawang Tizzy, both Carl Tizzy of course, Flop Tizzy on this game. But look at the KDA of Supermarco now at 7-0-2-4 a carry at 12 minutes. Napakasakit. Super activated. Super activated talaga. And pati nga si Carl Tizzy, 1-0-10 on this spread rin. And ang problema ng Echo is, how do you deal with the carry? May Fred rin pa sa may bandang unahan mo. Actually, kanina nung nag-flicker si Yawi, ang tinamaan niya ng sipa si Kyle Tizzy. Now, you also have to worry about Flap Tizzy kasi yung flicker final slash, problema na yun pagdating pagdating sa mga clashes kasi naka-damage type. Damage build. Si Flap. Yung Arlott ni Flap Tizzy. So, yeah. Every time na may mahampas siya rito, masakit. Guguhit. Yung normal attack, guguhit at guguhit talaga. And the thing is, hindi niya kasi kailangan mag-tank. Wala ka namang isusustain. May Fred rin sa may bandang unahan. Kapag nagsimula yung clash, laging may nahihila. And hindi mo kailangan din talaga magpatagal sa clash. Kasi dapat
isang mabilis lang. Oh, and speaking of mabilis, isa rin sa mabilis na wawasok for Echo is Sanford, pero parang inaabangan din ng Bren in terms of their defense. So meron ng immortality ngayon si Ogwen, and actually siya pa lang ang merong immortality dito sa ating laban. So talaga makikita natin ang na hirap nito for Yawi. Oh, parang talagang aabangan lang ni Ogwen kung saan manggagaling si Yawi. Kontrahan lang talaga, pero teams are taking their time in terms of the tempo here. What? Dahil meron ulit na panibagong Lord. Nag-evolve talaga eh. Nag-evolve eh. Kailangan, ito ah. Susubok si Yawi umikot. Kakaibang ikot to para side ng Echo. Ito na ba ang kailangan nila? Kung hindi mo kayang daanin sa harap, pwede mong daanin sa backline. Pero mukhang nakaka-sense. Naka-seal. Naka-seal. Grabe! Tsaka meron din kasi nalap if ever. Even Ogwen. So pag may sumilip dito from the side of Echo, meron na agad instant burst with the concept of Kaja and even Julian of you. So ngayon, ang Bren ang nakapwesto doon sa Lord at nakaabang ang mga players din ng Echo only for that Segway set up play. 17K on this Lord. Pasok si Ogwen dito. Sino may ilaim? Ooh. Si Sanford! Come over here! Pero buhay dito si Sanford. Meanwhile, nasa likod siya naman ng Yawi. Sabay si Carl Casey naman na mabuburuan ng true damage. Makakill si Benny Cutie doon. Mawawala yung Julian. Pero yung Lord ay mapupunta sa side ng Bren Esports. Nagbaback na si Yawi. Mahuhuli ba siya? Magka-cancel si Yawi dito. Tinamaan ng kuryente. Pero ayun na nga. Phantom stepping in. Sabay sabi ni Flap TC. Kali ka dito! Hinawi yung Bangs. Oh, two players down. Hinawi si Yawi. Oh, nakita natin ngayon na for Echo, kailangan dumipensa sa may middle lane. Kyle TC already has the immortality as well. At there's no stopping for Super Marco doon sa kanyang mga free hit. And kita natin ngayon na minion wave management on the middle lane. Supra naman, Bren Esports. Sanji dito, desperation movements. Pero yun yung ultimate. Ang ganda na naman ang hawi ni Flap TC dito. Talo pa windshield ng sasakyan. Sabay normal hits. Normal hits para kay Super Marco. Depensang Marino sa side ng Echo. Pero yung final slash difference maker, yung enhanced chains difference maker, hindi makagalaw ang Echo sa laban na to. Totally na outplayed sila. Oh. At hinila na naman Ogwen with the latigo. Subok na lang ngayon si Sanford. Laban na Sanford ngayon. Vengeance para kay Sanford, pero kaya niya bang mabuhay? Nandito pa rin si Benny Cutie. Pero free hit lang talaga si Super Marco. Out si Super Marco. Takbo na lang para kay Few. Echo is alive! Echo is alive! 2-for-2 trade! At ang Echo ngayon, wala na silang mga torres sa kanilang base. Flap TC now has the Blade Armor and the Holy Crystal para kay Few. Yeah, bigay buhay talaga yung ginawa ni Sanford doon para lang maabot si Super Marco. And wala rin kasing flicker si Carry at that point, kaya nakahabol si Echo onto the Carry. Pero again, ang problema ng Echo dito is kulang din talaga yung frontline nila versus Bren Esports. Kasi talagang ano eh, true damage na yung binabato ni Super Marco. Nakita naman natin, 60,000 damage yung nailabas niya for Bren Esports. And si Carl TC, yung usually nagre-receive nun. And hindi na enough yung barats sa may bandang unahan. And si Sanford, even though siya yung backline access ng Echo, kinukulang na rin yung damage output niya rito kasi kailangan niya rin bumag-build ng tank. And aabot na tayo sa point na ito na naman yung joy na awkward kasi kailangan hybrid ka, either full tank ka or full damage ka pagdating ng late game. Kasi pag nag 50-50 ka, medyo weird eh. Parang hindi enough yung hero sa ginagawa niya. And nakita natin yun, parang hindi siya enough onto the carry. Although naabot siya ni Cartesi at that point, pero it was a base push for Bren Esports. Tsaka parang na-extend din yung teamfight, no? Parang ang tagal bago makasecure ng kill dito pagka pumapasok si Sanford. So ngayon makikita na, ito na naman. Napanood na natin to kanina, game number 2, yung mga extended teamfights, longer games para sa dalawang teams natin. Tumindepensa ngayon ang Echo at nag-aantay na rin ng mga players ng Echo actually na makompleto ang kanilang mga items. Pero kakaiba yung position actually ni Yawi, parang may inaabangan sila. Well, technically dito kasi mag-suspon din yung Lord. So, different positioning for both of our teams. At ito na naman tayo sa mga kapit sa cellphone plays. Nararamdaman ko na Bren can take this anytime. Kasi pagmasdan mo yung mapa nila, andami pa nilang towers. Oo nga. For example, manalo man yung Echo ng isang teamfight, pwedeng hanggang inhib lang yung kaya nilang makuha because of the towers na meron pa ang Bren Esports. Oh, nag-proc yung Athena Shield ni Carl TZ. Next time na i-brush yan, if you, medyo mas masakit na yun. Masakit yan. Importante yung Athena Shield na yun, ha? Oo. Pinilit lang din. Alam nila na kailangan dito sa may Lord King fight natin. Ito na naman ang battle of the objective. Flap TZ nakaabang lang din doon sa mga pwede niyang slashan.
And for Echo, lahat sila ay nakapwesto dito. Conceal play coming in from Ogwen. Okay, makikita yun ni Benny Kiki. Napapauta lang. Sisipa si Yawi dito pero siya ang maiiwan. At binuhos lahat ng sisi sa kanya. May immortality si Yawi dito pero makakasip yun ang iba. Nawala sa Chi ngayon. Pero nandun si Benny Kiki sa bandang gilid. Sunford ngayon tumatakbo. Pinalamon na naman ang elepante. Double kill para kay Pew. Mag-out na lang muna side ng Echo. This is Bren Esports once again. At pinalamon pa si Carl. Sabi ni Pew, naglalaro na ako ng ML bago pa kayo makapasok ng MPL. Few with a triple kill. Few ang idol ng mga kids. Pinakikitaan ngayon ang M4 Champions. Tapos ata ito. Palag-palag na lang ngayon ng Red Esports. Pulado si Yawi dito and wipe out. Ubus, pati Bun, tubus. At sinong number one? Sinong number one sa simula ng Leg 2? Walang iba kundi Bren Esports. Mag-ingay Hive dahil Bren ang nangunguna sa ating liga. Napakagandang performance at kitang-kita sa kanilang mga ngiti with the leadership of their captain, Few. Pero hindi natin na may pagkakaila ang napakagandang performance na ipinakita ng kanilang kalaban na Echo. Only a Few. Yung Julian pick, the difference maker. Para doon sa final game, hindi sila nagpabasta-basta, nagpasayko sa Echo nung last few moments. Ilang beses na daw napanood ni Few yun. Grabe yung last few moments talaga. Yung mga outlays na ginawa niya, having that access to the backline. Sabi niya, sige, sa inyo na yung barat, sapat yung damage ng carry. Ang target ko yung mga nasa may bandang likuran. And pati si Sanford, yung Joy. Hindi kinaya yung 1v1 na laban against kay Julian. Actually, 3v1 nga yun eh. Parang super activated din yung mga heroes na kinuha ng side ng Bren. Parang nilook forward nila na, sige, open natin yung show. Tapos bigla nagkaroon ng Kaja. So again, yung research ulit and information ng mga teams natin sa isa't isa. At ang pinaka panalo din dito ay lahat ng manunod, of course, dahil napakaganda nung laban na ating napanood. But for Bren, sila ngayon ang nasa tuktok ng ating standings at matagal na naging parang diskusyon kung sino nga ba ang mangunguna, pero natuldukan nila for this game. And it's another 2-0. 2-1. Nga. Nawala na ako. Akala ko 2-0. Pero 2-1, ibig sabihin, lamang ang Bren ang either 1 or 2 points lang. Ganun pa rin, yeah. 18-18 sila eh. Yeah, yeah. 18-18. 20 and 19. So 20-19. Parang ito na naman tayo sa story ng mga Kryptonite. Kasi diba meron tayo mga specific teams actually na meron silang specific Kryptonite din. Uh-oh. Pagdating sa mga tournament. Meron nga team na kayang talunin ito. Pero pag yung ibang team yung katapat nila, parang hindi. So pwedeng ganun yung story. Pero ang kinagandaan dito is, iba yung story nung first time that they met. And iba din this time. So marami pa tayong aabangan. Yeah. Now that we are also close to the playoffs. Actually, matagal pa. Pero doon na tayo papunti. At saka, nagbago din talaga yung laro nung game 3 eh. Literal na, yung game 1, game 2, halos similar eh. Ngayon, parang sinasabi lang ni Few eh na 11 seasons. Nandito ka pa rin? Well, oo nga. Pero palag-palag pa din. Yung Julian pick, I think, hindi natin siya nakikita basta-basta pero ang dami niyang mga kinancel na mga sipa. Yes, yep. Nandoon yung divine judge yung judgment kay final slunch. Nabaliw na ako dahil si Pew yung Julian, yung elepante talaga eh. Yeah. Gumagalang sa sahig. Tumutunog eh. Lagi mo naririnig eh. And every time na mag-engage yung Bren Esports, hindi yung frontline yung tina-target niya, lagi yung backline. Talagang nandoon yung nandoon yung consistency again. Only a few moments din na nakita natin na madami pa tayong pwedeng mapanood para sa ating dalawang teams. Pero sobrang ganda na ipinakita ng Bren Esports. Of course, kudos pa rin sa Echo. Pero pakinggan muna natin kung ano nga ba masasabi ng ating winning team kasama si Mara Aquino. Ito ang serye na inabangan ng lahat and Bren Esports, the victor! Congratulations! Hinila ko talaga itong si Kyle TZ. Oy, wow! Pandora, yung sinasabi nila. Hinila ko si Kyle TZ because I sense great confidence in you. Tinitipihan mo na si Yawi, ah? Ano lang po, binawian ko lang po siya. Tinitipihan po kami ng first up. Kaya pala, kasi
Hindi ko yun nakita sa'yo before. Pero ito, game number one. Nag one-on-one kayo ni Carl TZ sa bottom lane. Hayabusa versus Lancelot. Assassin versus Assassin. You've been pointing out since nandito ka sa MPL, nakapasok ka, na idol mo si Carl TZ. Natalo mo siya doon sa one-on-one. How did that feel? Sobrang saya po nung natalo ko po siya sa 1v1. Kasi ano po eh, nung di pa po ako naglalaro ng ML, kumbaga si Laplap tsaka si Carl po ang inspiration po para maglaro po ng ML. Kaya po nung napatay ko po siya nung sa bot lane si Carl, parang sobrang nakakagana ng love kasi yung idol ko po, kinakalaban ko na po ngayon. Ang galing naman. Pero ito, kung hindi siya tank at may damage, sa tingin mo same pa rin yung result? Hindi po. Oh, okay. Oh, wow, honest ha! Ano, may masasabi ka ba kay Carl? Nice game sa'yo, Carl. Kita-kit sa playoffs ulit. That's really nice. At may isa, may napansin ako after day one, Coach Ducky, you had like this exhale of relief. And then pumunta ka sa dugout ng Echo. Yeah. You were alone there, you said a few words. Can you share us what happened there? Close kasi ako sa coaching and management nila. Kay Mitch, one of my closest friends. So, ayun, nagpapasalamat lang ako kasi, kasi binigyan niya akong jacket. Ayun, binigyan niya akong jacket. Ayun. So, yun, maraming salamat sa Echo for the very good game. And of course, sa Echo fans as well, maraming salamat sa pagpunta. And to all the brand fans na nandito ngayon, maraming salamat. Binigyan ng jacket, but if you guys want to get the Echo jacket as well, they're on sale right at the front. Yes, available siya out front, guys. So if you guys want to buy, make sure to check out Echo's merch. Tingin naman Kalaban, pero pinopromote yung jacket ng Kalaban. Pero Brendan, ha, mag-order din kayo sa brand. Ano naman, few. Ito, bago ko interviewin ang yung TZ brother. Nandito ka, ikaw ang nag-iisang manalaro from season 1 na champion caliber pa rin. At naka-nasa active list pa rin, part ng main 5. Nag-iisang manlalaro simula season 1 that's still part of the main. What is your secret na hindi ka pumapalya and you're still so good? You're still here. Siguro yung gigil ko lang din sa paglalaro. Tapos yung, ayun nga, yung passion ko sa paglaro. Kasi gustong-gusto ko talaga maglaro ng video games eh. Hili ko talaga yun eh. Tapos yung gigil kong bumawi kasi nga nung season 8 pati season 9, parang nahinano sa sarili ko. Tapos gusto ko talaga bumawi ngayon. Pero ngayon, ang lakas! Few lang malakas! Oh, Flap naman, si Flap. Flap, dito ka, Flap. Oh. Kanina in-interview ka with Carl. Tinanong ka, gusto niyo ba game 3 or sweep? Sabi mo si Carl na bahala. Yan tuloy, hindi niyo na sweep. At sabi nga nila, kayo yung inaabangan talaga nilang na game kasi SEA Games team kayo and this is what everyone has been waiting for. So how was this fight for you guys? Masaya po. Masaya po kami kasi nakatapat na namin si sila Carl. Eh, kasi si Carl, kaklose namin ni Kuya Pew. Kaya yun, masaya kaming lahat na nabigyan namin ng magandang laban yung mga fans. Nag-usap ba kayo bago magsimula yung laban? Ay, yung dyan lang sa dito lang. Ito na yung time mo. What do you want to say to your TZ brother, Carl? Nice game, Carl. Nakachamba lang kami. I love the relationship. Everybody, once again, give him a round of applause. Congratulations to Bren. And that is what it's all about. Both teams showing how close they are, showing sportsmanship. This is the first time that I experienced ko pinopromote yung merchandise ng kabilang koponan. Once again, we feature different teams every week. So, if you guys want their jacket, go ahead at the front. Ang ganda talaga ng laban na naganap ngayon. This is what everybody was watching out for and it did not disappoint. So let's see what our casters have to say. Casters, pasok! Thank you, Mara. Such a healthy competition para sa ating mga players and teams. At hindi tayo sanay na parang yung mga banters nila ay hindi masyadong hindi spicy. Ang talagang nagtataka ako na ilang wins na to para sa Bren, ilang wins na to, and isa lang sinasabi nila, Chamba! Actually, kahit sa mga sa SOCMED nila, ni Coach Ducky, every game, ganun yung sinasabi niya. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Chamba. Chamba lang. Chamba lang. Kahit pag tinignan niya, guys. Ito na yung literal na, Chamba is real.
Tsaka para si Bren. Oh, sobrang dami din. Ang haba din ng naging journey ng side ng Bren. But speaking of journey, tingnan muna natin kung ano ba naging journey sa pagkapanalo ng Bren Esports doon sa ating game number 3 sa post-game analysis kasama si Midnight. Tuloy-tuloy pa rin ang Chamba serie ng Bren Esports as they conquered game number 3 up against Echo on the back of a fantastic execution with their lineup. Medyo worried nga naman talaga tayo kanina doon sa Julian kasi may chance na hindi siya mag-snowball at mapunish lang ng frontline capability ng Echo, pero hindi nga nangyari yun. Kasi kung problema nga naman yung frontline, ba't hindi nilang yung backline yung intindihin ni Julian dito on few? And yun yung ginawa niya. Talagang pinipili niya yung mga targets kanina. Although, may mga times na yung mga nasa may bandang harapan yung kanyang tina-target dahil ang purpose niya ay mag-cancel ng mga skills and of course mag-punish ng mga heroes na wala ng mga dash or sadyang nakatayo lang lamang. And si Carl TZ, yung naging suspect, I mean naging victim dito ni few, siya talaga yung naging target ni Julian for the turtle fights. And of course, yung mga upcoming skirmishes, si Few talaga yung nagsiset dito for Bren Esports. Pagdating naman ng late game, nung enough na yung damage prowess si Super Marco to deal with Carl TZ on the Barats, sabi naman ni Few dito, okay, enough na yung frontline nyo, nanya si Carl TZ tsaka yung si Flap TZ. Meron kayo yung setup with the energy eruption and of course yung final slash. Yung mga nasa bandang likuran na lang yung sasagutin ko. Hindi na siya sumasama sa frontline kasi alam niya susceptible din naman siya para mahuli ni Sanford on the backline kasama si Super Marco. Ako na lang, kumaga 1v1 na lang kami ni Sanford sa may bandang likuran. And that allowed for a lot of playing room for Super Marco. Nakapag-farm siya ng sobra-sobra deep in this game. 777 GPM and 83,000 damage dealt. And unfortunately for Carl TZ, parang 50% ata napunta sa kanya kasi siya talaga yung pinapunish dito ng Bren Esports. Lahat ng frontline ay ginogo ng Bren dito. And Few, with an MVP performance on this Julian, mahirap nga naman i-doubt yung talagang veteran experience ni Few, especially with a hero like this, Julian punishing a lot of things for Echo. Dahil nga enough yung frontline ng Bren Esports, nandyan si Oguen para i-limit yung mga answers na nanggagaling kay Carl TZ at pati din kay Yawi. Ang pinanish niya talaga dito ay yung mga heroes na humihintay rumesponde or rumesback for Echo. And for the majority of this game, ang naging role ni Few talaga is yung control sa may middle lane and yung mga skirmish na nangyayari around turtle fights. Pero pagdating naman nung around 6 to 7 minutes, naghihintay na siya sa mga bush para sa mga plays na pwede siyang makapatay ng hero, makahuli, or makapag-set for Bren Esports. The story of this game is yung frontline ng Echo being challenged by the frontline of Bren Esports. Barats and Fredrin, these are two very capable frontliners. Pero ang nagiging difference is kung sino man yung nakakahanap ng unang set. And that comes from Yawi and Oguen. Again, these two are the setters for both Echo and Bren Esports. And nung nakuha na ng Bren Esports yung sagot dito kay Yawi, na lagi na na-check ni Oguen yung mga bush ni na papasukin ng Chou, lagi na nandun yung Divine Judgment. And again, si Julian dito yung nag-set up ng different kills up for Bren Esports. Nakita natin yung huli niya kanina kay Barats, hindi nila pinapatakbo talaga yung dinosaur ng Echo. And in this specific skirmish, nakita natin yung prowess ni Julian kapag siya ay nakakahanap ng early game momentum. Yung damage output niya ay nandyan, meron din siyang crowd control, and of course yung mobility na nanggagaling sa kanyang second skill. And dito sa clash ito, makikita natin yung selection ng Bren Esports. Again, lagi si Carl TZ yung nasa may bandang unahan, kaya naman napapanish siya lagi ni Super Marco. And lagi si Few ay nag-i-engage doon sa may backline. Hindi niya pinapalusot yung mga heroes para makaresponde camera from Echo kasi alam nila na kapag natanggal na nila yung Barats, pwede na silang magharap pa ng ibang target kasi wala na nang natitira ng ibang option. Another option that Echo could go for is again yung setup na pwede manggaling kay Yawi. But then again, Oguen is always there for a check. Na-check nila yung teamfight na gustong ilabas ng Echo. Also, pagdating ng late game, problema na rin dito is yung awkward hybrid build na nanggaling kay Sanford kasi hindi na siya full commit na hero. Kumbaga, hindi enough yung kanyang sustain and hindi enough yung kanyang damage. And dito natin nakita yung backline triple kill ni Few. And dito na nagsimula yung doom na nanggaling from Bren Esports. And that secured their victory up against the reigning world champions, which is Echo. Napakaganda ng naging performance nila. Na-check nila lahat dito ng kanilang keys to victory na binanggit natin kanina. And again, Few had a phenomenal performance in the series. Thank you, Midnight. And alam mo no, parang ang gusto ko nga sa...